iba, yun sanang kilalanin at igalang yung demand ng mga manggagawang bukid na ipamahagi ang Hacienda Luisita, no? Hindi pa nagdidesisyon ang park noon at hindi pa rin nagdidesisyon ng Korte Suprema. Pero nung pagbalik na nila Kagawad Abel dito at nila Kapitang Rick Ramos, hindi naman na kami nakabalik dito. Yun na yung naganap yung massacre dito nung bandang hapon, noong November 16, 2004. Nandun nga nakasama si Kalita, no? One of the survivors noong Hacienda Luisita massacre na yon, na pito sa ating mga kasama ang nagwis ng buhay. At nag-alay ng kanilang buhay alang-alang dun sa makauring paikibaka ng mga tiga Hacienda Luisita. So, tumagal ng 5 taon ang TRO, nagdesisyon ng Korte Suprema, ano na, July 5, 2011. Doon sa desisyon ng Korte Suprema, ano pa yun eh? May option pa, 2 options. Yung mga may gusto ng lupa at may gusto ng manatiling stockholders ng Hacienda Luisita Incorporated. Shares of stocks o lupa, no? Pero yung pong desisyon na yun ng Supreme Court ay na-modify yun noong November 22, 2011. Na doon sinabi sa desisyon ng Korte Suprema, resolution niya, yung 4,915 hectares ay ipamahagi sa original na 6,296 farm worker beneficiaries. So yun na po yung naging desisyon. At naging final and executory yung desisyon na yun ng April 24, 2012 doon sa en banc session ng Supreme Court doon sa Baguio. Ano ang desisyon? Ganun din po. Ang desisyon, ipamahagi sa 6,296 original farm worker beneficiaries yung 4,915 hectares. Siyempre, pinilala doon yung 5 hectares na sinaklaw na ng conversion order. Pinilala na rin doon yung, siyempre, nabawas yung 80.5 hectares yung binagtas ng SFX. At siyempre, meron na rin pinamahaging mga homelots, 240 square meters kada isa, no? Sa beneficiaryo. At tinanggal, inawas yung 122 na common service areas. Kaya sa neto ang natira, 4,099 hectares. Sa halip na 6,296 beneficiaries, after the validation, identification, ay naging 6,212 agrarian reform beneficiaries. Okay. Yung mga lumilitaw na kontradiksyon, tunggal yan, sa hanay mismo nating mga magkasaka, manggagawang bukid. Sa mahabang karanasan po sa paikibaka sa lupa para sa lupa, tunay na reforma sa lupa ng kilusang magbukid ng Pilipinas na matagal po rin pong pinamunuan at pinanguluhan. Ang katangian po ng tunggalian at kontradiksyon, pag ang kontradiksyon sa hanay mismo ng mga magkasaka at manggagawang bukid, yan po ang kontradiksyon, sabi natin, ay dapat nilulutas sa matiwasay, mahinahon, no? O di antagonistikong paraan. Dahil po, magkaiba po yung kontradiksyong nakabatay sa interes ng mga uri o class kontradiksyon. Kaya nga po, inangad natin na yung mga CLOA holders, ang lote nila nasa loob ng area ng Bungkalan sa Papalaksaw, nagkaroon po ng dialogo at yun po, patuloy nating palulusugin pa yung mga dialogo na yan. At ang sabi natin, wala namang ibang makalulutas, kasuliranin eh, kung hindi ang hanay mismo ng ating pong mga magkasaka at manggagawang bukid. So yun po, habang tayo ay nagpapatupad ng umiiral na mga batas sa reforma agraryo sa interes kagalingan ng ating mga magkasaka, atin po namang itinataguyod at ikinakampanya ang pagpapatupad ng tunay reform agraryo sa ating bansa at yung pagkasabatas ng genuine agrarian reform bill. Ngayon po, may 5 policy directions po andar. Una, protektahan yung karapatan at yung kasigurihan sa pananakahan ng ating mga magkasaka. Itaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga magkasaka. Ikatlo, makapag-ambag ang tayo sa pagpapaunlad ng kanayunan. Makatulong tayo sa kasiguran sa pagkain, siguridad sa pagkain ng ating bansa at ng ating mamamayan. At ang ikalima po, palakasin ang buong komunidad ng DAR. Hindi lang po yung DAR mismo, opisyal at tawanin niya, kasama na po yung komunidad mismo ng ating mga agrarian reform beneficiaries o sa kabuuan ay yung ating mga lahat ng nagbubungkan ng lupa o tillers of land. So yung po, muli,
Umaasa po tayo, sabi ko nga po, mahaba pa po ang lalakbayin natin sa ating makauring paikibaka. Hindi po rito nagtatapos. Si Kapay po, hindi naman sa para nagpapaalam na sa DAR. Hindi ko po alam kung kailan tayo magiging kalihim ng DAR, pero may papangako ko po. Hanggang si Kapay po, ang sekretary ng DAR, sabi ko, hanggat nasa panik ng magkasaka, ang pinakamalakas na patayan at dahilan para ipaglaban ang kanyang karapatan sa lupa, wala pong ibang titindigan ang DAR kung hindi ang tinitindigan at tinatayuan ng mga magbubukid. Muli po, maraming salamat. Ipaglaban, ipatupad ang tunay na reforma agraryo at pambansang industrialisasyon sa ating bansa, dalawang mahalagang requisitos sa tunay na pag-unlad ng ating pambansang ekonomiya. Muli po, maraming salamat at mapagpalayang araw po sa ating lahat.